Hello everyone! Welcome back po sa ating mabuting balita sa mga taga-Roma. Chapter 3 na po tayo. So, kunin niyo po ang inyong mga Bibles or basahin po natin sa inyong mga screen. Okay, samahan niyo po kami. Let's begin! Roma Kapitulo 3. Ano nga ang kalamangan ng Hudyo o ano ang pakinabang sa pagtutuli? Napakarami. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ano nga kung ang ilan ay hindi tapat? Ang kanila bang kawalan ng katapatan ay nagpapawalang saysay sa katapatan ng Diyos? Huwag nawang mangyari, hayaang ang Diyos ay maging tapat. Kahit na ang bawat tao ay sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at magtagumpay ka kapag ikaw ay hinatulan. Subalit kung ang ating kasamaan ay nagpapatibay sa katarungan ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Ang Diyos ba ay di makatarungan sa paglapat ng parusa sa atin? Nagsasalita ako sa paraan ng tao. Huwag nawang mangyari, sapagkat kung gayon, paano hahatulan ng Diyos ang sanlibutan? Wow, we always fall short of the glory of God. Subalit kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana ang katotohanan ng Diyos, sa ikaluluwalhati niya, bakit hinahatulan pa rin akong tulad sa isang makasalanan? At bakit hindi sabihin gaya ng paninirang puri sa atin ng iba na nagpapatutuo na sinasabi raw natin, gumawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti, ang kahatulan sa kanila ay nararapat. Ang lalim. Bakit nasabi yun? Gumawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti. Ang katuan sa kanila ay nararapat. So deep. Lord, anong ibig sabihin mo dun? Ang naano ko lang, parang lahat kung i-judge ng Lord ang mundo. Ano na lang mangyayari sa mundo, lahat magpe-perish kasi wala ni isang mabuti. Lahat lahat ay makasalanan, lahat ay nagkasala, lahat ay nag-fall short sa glory ng Panginoon, sa standards ng Panginoon. So, hindi mo pwedeng ibase nga sa by the law kasi sa Old Testament, hindi naman natupad lahat ng mga binigay na law. Lahat yun na break mo. Imposibleng wala ka na break doon. Because you're not a good person. Tsaka, di ba, yung law nila, isa lang ma-break mo doon. You break everything. Mm-hmm. Yeah. Kaya napakahirap nung dating. To live by the law. Mm-hmm. Kaya maraming salamat sa Panginoon at by the grace of God, pinadala ang kanyang bugtong na anak at pinadala si Lord Jesus. Kasi kung hindi, everybody will be bound to hell. Everybody will go to hell. Pero dahil sa great love ng Panginoon at sa kanyang grace at saka sa kanyang mercy, we have hope, diba? At nagkaroon tayo ng panibagong buhay. Eternal salvation. Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Lord Jesus sa cross, sa krus. Eternal life with Him in His kingdom. Yeah. Kaya napakabuti ng ating Ama, ang ating Panginoon. Ang kanyang great love. Yes. Kahit lahat ay nagkasala, still gusto niya pa rin ay masave ang kanyang mga nilikha. Diba? Gusto niya maibalik tayo sa former glory. Na yun ang intended niya nung ginawa niya si Adam and Eve. Amen. Dahil glorified sila nun. Yung itsura nila, hindi sila kaya nga wala silang damit.
Kasi hindi nila alam kasi nga. Glorified body yun eh. Yun yung katawan niya si Kristo nung muli siyang na-resurrect. Glorified body. Pero nandun pa rin siya sa mundo, di ba? Kasi may mga nakakita sa kanya. May mga disipulo niya, nakita siya. Pero yung katawan niya is glorified na. No, para siyang hindi naman natin maintindihan gaano dahil di natin naman nakita. Pero may katawan siya na nakakapaglakad sa earth. Pero pumapasok siya sa walls, di ba? Wow. Yun ang sinabi sa Bible eh. Pumasok siya sa mga pinto, ganun. Yeah. So yun yung katawan ng originally nung ginawa si Adam at Eve. So, yun ang mangyayari sa atin pag dumating na yung time na ire-resurrect na rin. Tayo yung susunod, si Lord Jesus ang pinakauna na resurrect na katawan at nagkaroon ng glorified body. Kaya tayo yung mga susunod sa kanya. Yeah. Na kanyang mga believers. Amen. Yan na nga, sinabi na nga dito, walang matuwid. Okay. So sa verse 9, walang matuwid. Ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Hindi, kahit na sa anong paraan. Sapagkat amin nang napatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa. Wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis. Sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Wow. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagpapadanak ng dugo. Pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Ang ano, 'di ba? Talagang ilang beses sinulit, walang sino mang mabuti. Lahat tayo ay makasalanan. Ni isa, walang umabot sa standard ng ating Panginoon. So, walang kung tutusin, kung alam mo ang salita ng Panginoon, wala tayong karapatang sabihing mabuti tayo. Wala kang maipagmamalaki. Hindi tayo righteous on our own strength, wala. Yeah. Kaya lang naman natin nasasabi na ngayon na mabuti tayo dahil sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin at yung ginagawa niya. Yes. Kung ano man yung righteousness ni Lord Jesus, yun yung righteousness sa buhay natin ngayon. Yeah, it's His righteousness na nasa atin. Mm-hmm. Na nasa atin. We are the righteousness of God through Christ Jesus, but not self-righteousness. Mm-hmm. Because there's no righteous about us. Oo, tanging ang sa tulong lamang niya nagiging righteous. Mm-hmm. So ang lalim ng mga sinabi dito. Ang wala isang matuwid, wala kahit nisa. Ang kanilang lalamunan ay libingang bukas. Grabe. Dahil ang bibig natin, ang dila natin ay may power. Ang power na mag-bless o manumpa. Yeah. So, ang dalawa ang pwedeng anuhin ng mga dila natin. Pwede tayong maging blessing sa sarili natin at sa iba. Yeah. At pwede rin nating sarili natin, i-curse natin or yung iba. Kaya napaka-importante na anuhin natin yung mga sinasabi natin na very watchful. Oo, maging very, watchful tayo sa sinasabi very natin. Very aware ka sa lahat ng lumalabas sa bibig mo. At pag nasa Panginoong Jesus ka na, tinanggap mo na siya sa buhay mo at binigyan mo na siya ng power na patakboy ng buhay mo, i-guide niya ang bibig mo at puso mo. Amen. Kasi kung ano yung nasa puso mo,
yan ang nag-uumapaw sa bibig mo. Yeah. So, pag ikaw ang tao na sige ang salita ng hindi maganda, na akala mo, nagsasalita ka lang na hindi maganda sa iba, actually, sa'yo mo rin yun sinasabi. At sa Panginoon, ang dami. Lahat ng yun, kaya mo yung sinasabi, kasi yun ang nasa puso mo. Nag-overflow sa puso. Nag-overflow yung, kung masasama yung sinasabi mo, punong-puno ng kadiliman ng puso mo. So, yun yung nasasabi mo ngayon. Pero once na nasa Panginoon ka na at sinicircumcise ng Panginoon ang puso natin, nire-renew niya ang puso natin at isipan, yeah, pupunuin niya yun. Yun yung kaya natin gustong magbasa ng mga salita niya. Kasi ito yung pagkain ng espiritu natin. Mm-hmm. Yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, yung pagmamahal niya, yung katotohanan niya, lahat yun, yun yung nasa puso natin ngayon. Yun ang nag-uumapaw ngayon. Kaya yun yung sinasabi natin, pinipraise natin siya, yeah, ginaglorify natin siya, siyang pinag-uusapan natin. Binabasa na natin ngayon ang mga salita niya na dati ay hindi natin binabasa. Yeah. Kasi yun yun na yung nilagay ni Lord sa puso natin eh. Importante din pala yun na isama mo siya lagi, sa lalo na sa mga bagong mga Christians, mga isama sa prayers na laging hilingin sa Panginoon na ilagay niya sa puso mo. Diba? Kasi ang, kumbaga, kung ano lang ilagay ng Panginoon, kung anong ilagay ng Panginoon sa puso mo, yun yung mag-overflow sa physical mo. Diba? So, kung ang gusto ng puso mo ay, Lord, I wanna worship you more, I'm so proud of what you have done in my life, gusto ko itang ipagmalaki sa lahat ng tao, gusto ko itang i-share sa mga tao, sa mga kaibigan ko, whatever. So, pag yun ang hiniling mo, ilalagay ni Lord yung intent na yun sa puso mo. Then, by His Holy Spirit, yun ang mag-guide sa'yo to act upon it na nasa puso mo, di ba? Kasi yun na yung desire ng heart mo na inilagay na ng Panginoon. Mm-hmm. So, tsaka mapapansin mo yung mga desires ng heart mo. Siya talaga naglagay. Yeah. Kasi it's all about Him. Ang sundin siya, ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Kung paano ang Panginoon, parang kasi nga, the way niya tayong binabago is according dun sa, siya yung parang pattern. Yes. Siya yung model. Siya yung model. Kaya nangyayari sa mga believers at followers ni Jesus Christ is nagiging parang si, yung the way ni Jesus, yun ang pina-follow na path. Yun yung kasi gusto. Yun yung nilalagay ng Holy Spirit sa puso natin at yun yung ginagawa niya sa atin. Yeah. Diba? Diba? May kanta nga, ano yun? Yung Jesus, I wanna be more like you. Oh. Change me the way. Oh. Diba? To be more like you every day. Oo. Kaya yung pagiging holy na sinasabi sa Biblia, yun ay hindi tayo nagpapakasanto santita. Yeah, hindi yun yung different. Maling connotation ng tao. Yes. Yung kaya tayo nagiging holy or yun yung sa paningin ng Panginoon. Pero pag sa tao, pag sinabi mong holy, wow, holy parang ka. Parang ganoon, 'di ba? Pero actually, yun ang ultimate goal at ang plano ng Panginoon sa bawat tao. Dahil without holiness, we cannot see the kingdom of God. Yeah. Kailangan, yun ang ending ng kanyang transformation na ginagawa sa kada tao. Yeah. Ang gawin niya, totaling holy na sa image niya. Ang yeah, kada tao, para by the time na i-meet mo na siya, you're ready. Dahil pag hindi mo kakayanin ang glory ng Panginoon. Yes, you're gonna disperse. Oo, kaya kailangan niyang linisin ng tao, kailangan niyang gawing blemish free, kailangan niyang wrinkle free. Oo, gawing holy sa standard ng Panginoon. Mm-mm. Dahil yun yung talagang requirement niya, kumbaga, para papasukin kanya sa kaharian niya. Yeah. Hindi tayo mga Christian na nagpapaka ganito. Hindi. Ang Panginoon gumagawa nito sa atin. At ang ginagawa natin ay dahil sa leading ng Holy Spirit. Kaya mapapansin mo, sinasabi natin about sa Kanya,
binabasa natin ang Bible, nagbago tayo dahil sa tulong niya. Yeah, binago niya tayo. Binabago niya tayo every day. Yeah. Nililinis, diba? Oo. Ang daming ipapalish sa atin, sa ultimo kalitlitang mga bagay, pinapalish. At parang, alam mo yung, kumbaga sa bigas, tinatanggal yung mga bato, diba? Para makain mo ng maayos, na masarap, ganun. So parang ganun din yun, tinatanggal yung mga impurities, kumbaga. Oo. Para maging pure, para maging pleasing sa mata ng Panginoon, sa kaaya-aya sa Kanya at ano, di ba? Yun ang ultimate goal ng Panginoon sa lahat ng tao. Kaya nga, the more na maaga mo siyang tanggapin si Lord Jesus sa buhay mo at pangpahugas ka sa dugo niya, maaga niya maumpisahan yung transformation process na gagawin niya sa'yo. Yes. So, mas maaga ka rin masisave sa mga heartaches. Yeah, totoo yan. No, kasi may guidance ka na this time. At pag nagbabasa ka pa ng mga salita niya, na ililid ka talaga niya. Dahil kung tayo lang, hindi rin talaga, di ba? Mm-hmm. Siya talaga naglilid lang lahat ng mga bagay na ito. So, natutulungan niya tayo ngayon sa pamumuhay natin dito. To make wise decisions. Oo. How to act sa difficult situations. How to handle conflict situations. Diba? Paano magpalaki ng anak. Yeah. Paano mamuhay ang pamilya. Paano mo ikikip ang pamilya mong intact sa panahon ngayon. Yeah. Diba? Paano mo alagaan ang sarili mo, ang pamilya mo? Hmm. Paano kayo mamumuhay? Paano diba? Ililid ang household mo? Oo. Diba? Ang una kasi, ang una na parang goal ng Panginoon sa atin, pag tinanggap na natin siya sa buhay natin, it's yung yun na yung eternal salvation na binibigay niya sa atin. Yun yung grace niya na may eternal salvation na siya na tayo sa pamagitan ng dugo niya. So, pagkatapos nun, dahil nandito pa tayo sa mundo na to, nasa atin ang eternal salvation. So, pero syempre, kailangan nating i-work out ang ating salvation with fear and trembling nga, di ba? Kailangan mong alagaan, kailangan mong paghirapan pa din na ma-maintain mo ang faith mo, ma-maintain mo ang paniniwala mo sa Panginoon, ang pagsunod mo sa Kanya, pamumuhay mo ng naayon sa kagustuhan niya. At ang second na nangyayari sa atin, dahil nga may eternal salvation na tayo through His blood, is yung mamuhay ka dito and live more abundantly. Yeah. Yun na yung pangalawa, di ba? Abundantly, not necessarily material abundance. Yeah. Kundi in all aspects of our lives. Yeah, yung fruits. Di ba? Yeah. Yung abundant ka in sa joy. Yung mga fruits of the Spirit. Yeah, yung peace. You have peace in your joy, heart. Joy. Yung temperance. Yung ganon. Pagpipigil sa sarili. Oo. Di ba? Yung abundance in love, in kindness, in yung mga bagay na yon, abundance, material abundance, blessings, dahil blessing ng Panginoon sa atin yon, at para makatulong din tayo. Gusto ginagamit tayo ng Panginoon para makatulong sa iba. To bless, that's why the Lord blesses us, for us to bless other people, yung iba niyang mga anak, di ba? Kumbaga, gagawin kanyang daanan, daluya ng blessings. Gagawin kanyang vessel para maipahatid niya yung mga blessings niya sa iba niya pang anak. So, yun yung pangalawang ginagawa ng Panginoon sa atin. Yung una is yung eternal salvation na binibigay niya. And then, yung pangalawa, pag tinatransform na tayo niya na habang nandito pa tayo sa earth, is yung abundance ng buhay na kaya niyang ibigay in His, ano, di ba, yung glorious way niya. According to His riches in heaven. According to His riches in glory. Yeah. Kaya, di ba? So, kung mahaba pa ang bibigay niyang panahon sa isang mundo na to, wow! Di ba? Ililid ka niya into living in abundance in all aspects. Hindi lang yun material. Hindi yun about money. Napakasarap mabuhay na ganun.
living under the grace of the Lord, diba? Yes. Wow. Because everything comes from Him anyway, so. We don't own anything. Everything that we have and even everything that we are, lagi ko tong sinasabi, everything that I have, Lord, and everything that I own, that I possess, use it for your glory, diba? Kasi hindi wala akong pag-aari ni isa kasi ikaw ang lahat ng pinanggalingan, ikaw ang lahat ng source, ako lamang ay steward. Yeah. Ako lamang ay tagapangasiwa, sabi nga sa Tagalog, ng kanyang mga blessings. So, according din yan kung kanino niya gustong ibigay yung mga blessings na binless ka niya with, right? So, yeah. Oh, so beautiful. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah! Talagang till the very end ay tutulungan niya tayo sa lahat. Saan ka na? 18, sa 19? Sa verse 19. Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan. Upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So, namamagnify o baga umaangat ng husto ang kasalanan ng tao pag binabase siya sa mga commandments, sa mga kautusan. Law, yeah. Kasi nga, di ba, doon mo makikita eh, ginagawa mo ba to? So, doon eh. Lagi pamantayan eh. Oo. So, parang nung na-Old Covenant, yung Old Testament pa, namamagnify ang kasalanan. Namamagnify niya kasi nga, laging may... Nade-break yung law. Oo, laging may pamantayan ba. So, this time, itong bagong covenant na ni Jesus Christ, hindi na ganon. Kasi nga, hindi na tayo under the law. Hindi na yung may pamantayan tayo lagi. Kaya tayo na save this time is dahil sa grace na ng Panginoon sa kanyang ginawa sa krus. At tinanggap natin yon at ginawa natin siyang Panginoon ng buhay natin. Napatawad niya na. Hindi niya, wala na yung isa-isahin pa ginawa mo magaganyan-ganyan, di ba? So, hindi na ganong, kumbaga ang kasalanan is kasalanan. Hindi na namamagnify palalo ano yung mga yon. Kasi nga, hindi na tayo under doon sa ano na yun. Although, guidelines natin pa rin yun. And saying that, we can always repent. Like as a Christian now, we always repent for little things that as soon as you recognize, oh, I've sinned. Diba? Kasi nandito pa rin tayo sa mundong ito. Oo. Hanggang ma-meet natin ang Panginoon, makakagawa at makakagawa pa rin tayo ng kasalanan kahit na born again Christians na tayo. But the thing is, we can always come back to the Lord and ask for forgiveness, and He's so willing to forgive our sins. So yung forgiveness na nakuha natin nang hinugasan tayo ng dugo ni Jesus, nang tinanggap natin si Jesus sa puso natin at nagsisi tayo, yun yung forgiveness na nagbigay sa atin ng relasyon sa Panginoon at eternal salvation under His precious blood. Pero, dahil tayo nandito pa rin sa mundo na to at tao pa din tayo, imposibleng hindi tayo magkasala. Dahil tao lang tayo eh. Yes. Hindi pa tayo perfecto na tayo. Hindi tayo magkakasala. Tanging ang Panginoon lang ang perfecto at walang kasalanan. So, kahit na sabihin mong saved na tayo by His precious blood, pwede pa rin tayong magkasala every now and then, na sana yun ang panalangin natin, na hindi na sana natin magawa by His grace, na tulungan niya tayo. Kaya nga, ang ginagawa natin is, every time na marirecognize at ibigay sa'yo ng Holy Spirit na i-convict ka niya,
You need to repent every yeah. now and then. So yung repentance na yun, yung pagsisisi mo na ginagawa every time may nagagawa kang hindi naayon sa kagustuhan ng Panginoon, is parang ano lang yun, yung, alam mo parang yung naghilamos washing, ka lang. Yeah, washing your feet. Oo, ganun. Parang refreshing lang na, na mm-hmm. kailangan mong pagsisihan yun. Pero hindi natatanggal yung eternal salvation, yung salvation mo sa Panginoon nung tinanggap mo siya. Mm-hmm. Dahil lang sa madan nagkasala ka na naman or ano. That's the good thing about the new covenant and the precious blood of the Lord Jesus Christ. There's always forgiveness and there's always love. Mercy and mm-hmm. grace na pwede kang bumalik anytime sa Panginoon, ikaw lang ang hinihintay. Not to the point na talikuran mo na siya kasi pag iba naman storya yon, oh, yung pinili mong gumawa yung na ulit ng pinili mo, hinugasan ka na nga niya pero pinili bumalik mo ka pa rin sa putik. Sa putik, that's a different story. Oh, so, pag-usapan natin yung sa susunod mo. Magandang topic yun. Yeah. Oh, yung sinasabi nating kasalanan na, na maaaring nagagawa is hindi intention yon, hindi yun nasa puso mong gawin, hindi mo plenano, hindi mo. Yeah. Sadyang dahil tao lang tayo, nangyayari o oh, yeah. minsan. Kasi nga, mas nare-recognize mo na agad ngayon yun kasi the Holy Spirit is convicting you of that certain thing. So, mas madali na lagi kanyang inaano na, oops, teka, hindi ka, mukhang hindi tama yung pagkakaano mo dyan. Lord, patawad po, ganyan. Tinuturuan na, ka niya. Yeah, isa rin yun sa way ng pagtuturo niya. Sa mga, kasi nga pinupurun ka niya, di ba? Parang hinuhulma ka pa niya, marami ka ng kaugalian na hindi maganda na nadala mo na, di ba? Throughout the years. So, ngayon na bago kang Kristiyano, na hinugasan ka ng dugo ng Lord, ang dami niyang babaguhin sa'yo, ipi-flip niya na yung mga old ways, old thoughts, old beliefs, old mga kung ano mang old na yan na hindi akma sa salita ng Panginoon. Sa kagustuhan niya. Fini-flip niya around. So, wag mong expect na ang change mo na pag tinanggap mo na ang Lord is very instant. Like, oh, tomorrow I'm ganito, ganyan. No, hindi. Every single hanggang time. Hanggang nabubuhay ka, binabago ka niya. Yeah, hanggang mamatay ka na, hanggang makita mo ng Panginoon is may binabago sa'yo. So, yun yung journey, yun yung napakasayang journey na walk mo sa Panginoon sa araw-araw. Yung mga natututunan mo, yung mga tinuturo niya sa iyo, na mga ways mo na, oy, wow Lord ah, natutunan ko yun, ganun pala yun, yung mga tibang mga simpleng mga bagay, di ba? Kaya, nakakatawa. Nakakatuwa ang walk sa kanya. Nakakatuwa. Exciting. Hindi boring ang walk with the Lord. Walk with Jesus. Unexpected pa nga mga pangyayari. Karamihan eh. Sobra. Oo. Sobrang miraculous minsan to the point na mapapawaw ka na lang dahil sobrang out of the box yung nangyari o nangyayari na parang power ng Panginoon at ang katotohanan niya, no? Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Okay, so let's go to verse 21. Ang pag-aaring ganap ng Diyos sa tao. Subalit ngayon ay pinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos sa nahiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya. Sapagkat walang pagkakaiba, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na na kay Kristo Jesus. Yan nga, we were bought at a price. Na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ang pananampalataya sa Panginoon at ang pananampalataya at paniniwala na siya ay anak ng Diyos at namatay sa krus ng Kalbaryo
para sa ating mga kasalanan, sa iyo at sa aking mga kasalanan. Diba? So, ito ang kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Kita mo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, ng Panginoong, ng Abba Father, na kahit na nilapastangan yung kanyang yung binigay niyang law, na hindi natunod or natupad yung law na binigay niya, and yet gumawa siya ng isa pang paraan kung paano niya masasalba ang kanyang mga nilikha, which is through Jesus Christ, right? So ganun katindi ang pagmamahal ng Diyos Ama sa ating lahat. Yung thought lang na yun is parang mind-blowing na Diyos na siya, nagkatawang tao, at tinake lahat ng bugbog, latay, sakit, parusa, kahihiyan, gutom, hirap, pagod, sakit, pasakit, lahat na nang isipin mong pinaka shameful way to die, di ba? And sobrang sacrificial way to die. Para lang matubos ka at matubos ako, matubos tayong lahat. At binigay pa niya ang kanyang anak. Yeah. Bugtong anak. Nag-iisang anak para sa ating lahat na ginawa, creation niya. Ganun niya tayo, sobrang kamahal. Na hindi natin kayang ipaliwanag yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, ng ating Ama. Yung ano ng paliwanag ng pagmamahal natin sa mundo na to, tingin ko ay hindi sasapat para ipaliwanag ang pagmamahal na meron ng ating Ama sa langit, sa ating lahat, di ba? Yeah. Sa kada isa sa atin. Hindi lang. Yeah. Di ba? Kaya sobrang, kung bibigay ng Panginoon ang katotohanan na ito sa puso ng bawat isa, mararamdaman nyo kung bakit tuwing pinag-uusapan ng pagmamahal ng Panginoon at ang sakripisyo niya sa krus, minsan hindi maiwasan na natitiri-eyed tayo dahil talagang ramdam na ramdam namin bilang ang Holy Spirit na nasa amin at nasa inyo kung gaano ang pagmamahal ng Panginoon sa kada isa sa atin ang ginawa niya sa krus. Diba? Na siya na ang creator ng heaven and earth, nagpakatao pa siya. At dinanas niya ang inahalos hindi naman dinanas ng ibang tao. Siya dinanas niya lahat 'yon, 'di ba? Kaya nothing compares to you, Lord. Mm-hmm. Thank you, Lord. Thank you, Lord, thank you for the cross. Sana tayo. Ito na, 26. Yeah. Okay. Upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at tagaaring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Oh, faith in the Lord. Kaya nasaan ang pagmamalaki? Ito'y hindi kasama sa pamamagitan ng anong kautusan, ng mga gawa, hindi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya wala kang karapatang magmalaki sa Panginoon. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, ng mga Hintil din naman. So, ang Diyos ng mga Jews ay Diyos din natin na nag-look after sa atin. Na mahal tayo at na mahal din ang bansang Israel at ang kanyang mga people. Yamang iisa ang Diyos na kanyang ituturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya.
parang ito. Ang tawag dun sa kumbaga circumcision in faith or circumcision in the law. Diba? Kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag namang nawang mangyari kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Yeah, kasi hindi lang you're following the law, hindi mo lang alam yung law kundi you're doing or you're following the law. You're not eliminating the law. Diba? Guidelines pa din. Wow, hallelujah. Thank you Lord sa iyong mga powerful words na aming binasa sa araw na ito. Naway buksan ng ating isipan, ng ating mga mata, ating spiritual eyes and ears at ang ating puso. Open our hearts. Upang matanggapin ang mga katotohanan na ito ng salita ng Diyos na napaka-powerful na pwedeng magbago ng ating buhay, ng ating kaluluwa, ng ating soul at ng ating katawan. Yeah, physical. Oh, kaya purihin ng Panginoon sa kabutihan niya at sa kanyang mga salita na binibigay sa atin upang pagkain ng ating mga espiritu. Yeah. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Yes, Lord. Glory be to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you everyone for joining us sa pagsama po sa amin sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa Book of Romans. At may the light and love of Jesus Christ be unto you all, and God bless you. Thank you. God bless you all. Bye.